Hello everyone! Welcome to my channel! Today, may ipapakilala po ako sa inyo. I found a jewel in vlogging po. Sana po, tapusin niyo po ang video na to. Ang pag-vlog ay hindi po madali. Hindi po porket naka 1,000K subs ka na okay na. Kasi kahit po na naka 1,000K subs ka na, pero ang hirap pong hanapin ng 4,000 watch hours. So, for me po, kahit po na hindi naman ako masyadong magsasakse doon, pero ang pangarap ko po talaga na kapag mag-succeed po ako sa vlogging, tutulong po ako ng mamimigay po ako ng mga kunting kabuhayan every time na uuwi po kami sa Pilipinas. Pero ang masayang balita po, kahit naka 1K subs lang po ako dahil nakatagpo po ako ng jewel sa pag-vlog, ipakilala ko po siya sa inyo today. Okay? So siya po si Kuya Don. Nakilala ko po siya sa vlog. Nung napuntahan ko po yung vlog niya, nakarelate po ako. At hindi lang po nakarelate, believe na believe po ako sa kanya. Maka 1K subs po ako, isasama ko po siya sa vlog ko. At manghihingi po ako sa inyo ng pang-uunawa na sana po tulungan po natin siyang suportahan. He is a 34 years old po. So ngayon, dahil po sa kahirapan, kakagraduate lang niya ng high school. So ngayon, magka-college na po siya. Mag-o-online po siya. So, susuportahan po niya yung sarili niya. So, nag-decide po siya na mag-vlog para po kung sakasakaling kikita po siya sa vlog, makakatulong po ito para tutustusan ang pag-aaral niya. Pero yun nga, sa nararamdaman ko, ang hirap po. Kasi kailangan mo po ng 4,000 watch hour. So, tutulungan ko po siya. So sana po, kayo din po, kapag malalaman nyo po ang kwento ng buhay niya, sana po, maantig po ang inyong mga puso at tutulungan po natin siya. Actually, kapag nakikita ko po yung vlog niya, naiiyak po ako eh. So, tuwang-tuwa po ako na hindi naman po kami mayaman eh, pero gusto kong mag-share ng blessings sa mga tao na iniidolo ko po. Kasi ayoko po ng tao na tamad. So, ang kabaliktaran po noon, idol na idol ko po yung taong masipag. Natutuwa po kasi ako kay Kuya Don. Natutuwa po kasi ako sa kanya kasi umaasa siya at sa pag-vlog po niya, sisikat po siya at makakatulong po ito sa pag-aaral niya. Actually, marami na po siyang nilapitan. Nagtatry po siyang mag-email sa mga mayayaman, mga sikat. Araw sa sali po, meron pong tutulong sa pag-aaral niya. Wait lang po ha, naiiyak po ako. Ikwento yung kwento ng buhay niya. So, ayun po. Sobrang hirap po ang ginawa niya sa pag-vlog niya kasi siya lang po ang nag-shoot sa sarili niya. Sineset up po niya yung camera niya tapos magtatrabaho po siya doon sa bukid para lang po ipakita sa mga viewer na ganun po yung buhay niya. So, tuwang-tuwa po ako. So, sabi niya habang nag-aaral po siya, gigising po siya ng 3 a.m., 4 a.m. para po mag-aral. So, I think po, I don't know kung sino pa po ang mga estudyante na gumagawa niyan na kahit siya, yung ibang mga estudyante ay may baon na, may libre ng mga tuition, ganyan-ganyan. So, kumbaga, kahit na mahirap maging estudyante, pero the fact na may nagsusupport sa kanila, okay lang po. Pero kay Kuya Don po, liban sa mahirap ng pagiging estudyante at sinusuportahan pa niya yung sarili niya. Binaril po yung father niya at tumagos po yung bala doon sa sister niya. Kaya that time po is dalawa po yung nawala sa family. So ayun nga po, hindi nakagraduate si Kuya Don kasi pumunta po siya sa Maynila at nagtrabaho po siya. Hanggang sa ma-realize niya na kailangan niya ipagpatuloy yung pag-aaral niya. So ngayon, paano po natin matutulungan si Kuya Don? Pupunta po tayo sa channel niya, tapos ipi-play po natin yung playlist niya. Ibig sabihin, lahat po ng, kapag pipindutin niyo po yung playlist, ibig sabihin, lahat po ng video niya ay pa-play na po. Kung saan na po mag-play, tapos kahit hindi na po kayo mag-subscribe sa kanya, madadagdagan po ang kanyang watch hour and
darating po ang time na mag-monetize na po siya. So, kahit papano po, in a simple way, makakatulong po tayo sa kanya. Okay po, ang Kling Kling TV po ay magbibigay po ng konting tulong kay Kuya Don kasi nalaman ko po na mahilig siyang magluto-luto. Kapag po magluto-luto siya, tapos magbibenta po siya ng ulam, kahit papano magkaroon po siya ng konting sideline. So, Kuya Don, meron po akong ibibigay sa iyo na konting tulong po para po kahit papano masuportahan ka. Kuya Don, kahit po na hindi kita madadalaw next year or the following year, but I promise you po, sa graduation mo po pupunta po ako. And I'm sure po, Kuya Don, na malapit mo na mong matutupad ang mga pangarap mo. Masayang-masaya po ako para sa iyo. Kahit po, Kuya Don, hindi na po ako magmo-monetize, pero I wish po na mag-monetize ka na po as soon as possible po para po matulungan niyo po yung pag-aaral niyo. And shout out nga po pala, I'm happy po kasi nakatagpo po ako ng mga jewel friends sa pagpa-vlog. So for me po, it doesn't matter kung hindi po talaga ako magmo-monetize kapag hindi po ako ma-welcome sa mundo ng pagpa-vlog. Pero masayang masaya po ako na nakakilala po ako ng mga kaibigan. So shout out po kay Mamsi po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Hanggang sa mga susunod po nating mga episode, samahan niyo po kami. Thank you very much po. Ingat po kayong palagi.